Nagpapatuloy pa rin makakuha ng suporta mula sa mga butante si presidential aspirant at Partido Federal ng Pilipinas Standard Bearer Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa kabila ng mga ataking natanggap nito mula sa mga kalaban nito sa politiko ayon sa isa sa mga party officials nito. Ayon kay PFP Secretary General Thomson Lanchon, sa kabila ng malisyosong pang-atake ng mga pwersa ng anti-Marcos, ay patuloy pa rin nananalo si BBM sa puso ng mga butante. Ayon kay Lanchon, base sa pinakahuling presidential preference poll na ginawa ng Manila Times, nakita na ang dating mamabatas ay nakakuha ng 68% share ng survey respondents' choice. Ang natitirang boto ay napunta kay Vice President Lenny Robredo na may 10.8%, Manila Mayor Isko Moreno na may 7.9%, Senator Manny Pacquiao na may 7.2%, Panfilo Ping Lacso na may 2.5%, at Senator Ronald Bato de la Rosa na nakakuha ng 1.5%. Sa kabilang banda, nagkita si Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Manny Pacquiao sa Malacanang nitong Martes, ikasyam ng Nobyembre. Ayon kay Senator Christopher Bongo, maikling pagpupulong lamang ang naganap at ang kampo ni Manny Pacquiao ang nag-request nito. Nagkamustahan at nag-renew din anya ng pagkakaibigan sina Pangulong Duterte at Manny Pacquiao. Ayon naman sa kampo ni Manny Pacquiao, Mindanao Development ang napag-usapan sa pagpupulong, partikular na ang tungkol sa infrastruktura at power industry. Matatanda na nagkalabuan sina Pangulong Duterte at Manny Pacquiao matapos magkaroon ng paksyon sa ruling party na PDP Laban. Naging controversial din ang paninira ni Pacquiao sa Duterte administration kung saan sinabing mas lumala pa ang korupsyon ngunit wala pa itong napapatunayan at nailalabas na ebidensya. Nagpapatuloy pa rin makakuha ng suporta mula sa mga butante si presidential aspirant at Partido Federal ng Pilipinas Standard Bearer Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa kabila ng mga ataking natanggap nito mula sa mga kalaban nito sa politiko ayon sa isa sa mga party officials nito. Ayon kay PFP Secretary General Thomson Lanchon, sa kabila ng malisyosong pang-atake ng mga pwersa ng anti-Marcos, ay patuloy pa rin nananalo si BBM sa puso ng mga butante. Ayon kay Lanchon, base sa pinakahuling presidential preference poll na ginawa ng Manila Times, nakita na ang dating mamabatas ay nakakuha ng 68% share ng survey respondents' choice. Ang natitirang boto ay napunta kay Vice President Lenny Robredo na may 10.8%, Manila Mayor Isko Moreno na may 7.9%, Senator Manny Pacquiao na may 7.2%, Panfilo Ping Lacso na may 2.5%, at Senator Ronald Bato de la Rosa na nakakuha ng 1.5%. Sa kabilang banda, nagkita si Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Manny Pacquiao sa Malacanang nitong Martes, ikasyam ng Nobyembre. Ayon kay Senator Christopher Bongo, maikling pagpupulong lamang ang naganap at ang kampo ni Manny Pacquiao ang nag-request nito. Nagkamustahan at nag-renew din anya ng pagkakaibigan sina Pangulong Duterte at Manny Pacquiao. Ayon naman sa kampo ni Manny Pacquiao, Mindanao Development ang napag-usapan sa pagpupulong, partikular na ang tungkol sa infrastruktura at power industry. Matatanda na nagkalabuan sina Pangulong Duterte at Manny Pacquiao matapos magkaroon ng paksyon sa ruling party na PDP Laban. Naging controversial din ang paninira ni Pacquiao sa Duterte administration kung saan sinabing mas lumala pa ang korupsyon ngunit wala pa itong napapatunayan at nailalabas na ebidensya.